guys, Kim here and welcome back to my channel. So for today's video, review natin yung viral na unlimited double touch ng Kiko Milano. So ito siya guys, ayan yung kanyang box. Ang kinuha ko na shade is yung kay Marian Rivera, 103. Ganyan yung kanyang color. Ang ganda, di ba guys? Nabili ko pala to sa Kiko Milano SM Grand Central. Yung price niya is 950 pesos. Ito yung liquid lipstick and then ito yung top coat. So, hindi ko na patatagal itong video na to guys. And let's do the swatch. So mag-start tayo dito guys. So ayan siya. And then pag blend mo, ganyan yung kanyang itsura guys. Para siyang peachy pink na shade. So ito na siya guys. Ang tip ko sa inyo, tuyuin mo muna siya ng maigi. Medyo tuyo na siya. Wala po. Ayan. Kiss proof na siya. Lalo na kapag ginamitan mo siya nitong top coat niya. Ayan. Talagang clear lang to guys. Very lightweight na siya sa lips. Kasi once na yung liquid lipstick lang yung tinry mo, medyo napapansin mo na mabigat siya and drying. Pero kapag nilagyan mo ng top coat, ayan, nagla-lightweight siya and parang may gloss effect na siya. Pwede mong i-blot yan guys kung ayaw mo ng very glossy ng lips mo. Kamaya, ayan, ibablot ko rin to ng tissue, pero kahit na hindi mo siya alisin guys, mawawala yung pagka-gloss niya. Yun yung napansin ko sa kanya. Parang sinisip in nung liquid lipstick yung gloss. And at the same time, pinapahydrate niya yung lips mo kahit naka-liquid lipstick ka. So kahit na merong gloss yan, hindi po yan magta-transfer. Kahit uminom ka sa baso. I-wear test natin siya today guys. Para mapatunayan natin kung maganda nga ba talaga siya, kung waterproof, case-proof, and transfer-proof ang unlimited double touch ng Kiko Milano. Ipapatuyo ko lang siya, ipapasip-in ko lang yung mismong top coat sa lips ko. Test natin siya guys. Ayan siya, wala po nag-transfer na kahit anong kulay ng liquid lipstick. Ang nag-transfer lang yung gloss mismo kasi nga, nabablot yung gloss. Ayan. Ayan na siya guys. Don't worry, kahit na medyo may kinang-kinang pa ng konti, mamaya matutuyo din yan. So, ibablot lang natin siya ng tissue. And as you can see, walang nag-transfer. Yung oil lang yung sumama sa tissue. Itong liquid lipstick ng Kiko Milano. I-wear test natin siya mamaya guys kung magtatagal ba siya sa lips ko. At ito yung itsura niya sa lips ko guys. Oily foods yung kinain ko kaya medyo natanggal yung sa loob. Pero as you can see, okay pa siya. So guys, nasa office ako and I'm using the Kiko Milano na 120. Ay, no, this is not 120. It's 103. Sa lips ko, the lip shade ni Marian Rivera. Kasi diba, endorser siya ng Kiko Milano and this is her lip shade and yung favorite niya talaga na shade. So, ito bagay sa lahat. Bagay for morena skin and fair skin. Ito ang pinaka shade na parang universal sa lahat. Punta tayo sa kanyang consistency, guys. This one, meron siyang pagka lapot ng konti pero hindi sobrang lapot. Para siyang water-based guys, pero hindi ganon ka-watery. Meron siyang konting pagka-gel, pero mas nangibabaw yung pagka-watery niya. For the liquid lipstick naman, talagang kung ano yung alam nyo na consistency ng liquid lipstick, ganon na ganon siya. For the packaging guys, ayan, tignan nyo naman na sobrang ganda ng packaging ng Kiko Milano.
And for one product, dalawa na yung makukuha mo, the base color and the top coat. For the packaging, i-rate ko siya ng 10 over 10. Kasi ang ganda niya, guys, oh. Di ba? Kung ano yung mismo nakikita mo, guys, dito sa packaging niya, yun din talaga yung outcome niya. For the application, madali siyang i-glide sa lips mo and hindi siya yung natutuyo agad tulad ng ibang liquid lipstick. Meron ka pang time para i-blend siya sa lips mo. And for the scent naman niya, meron siyang pagka-vanilla scent. Mabango siya, guys. And kung tatanungin niyo ako sa kanyang ingredients, wala siyang paraben. Kasi ni-review ko tong ingredients niya dito sa likod and wala naman siyang paraben. So, it's safe. Kapag itong base color yung ginamit mo, mafe-feel mo na nagda-dry yung lips mo. I suggest na kapag ito lang yung gagamitin mo, mag-lip balm kayo, guys. Kapag ito lang na base color yung gagamitin mo, walang sense yung paggamit mo sa kanya. Talagang partner sila. Kasi kung gusto mo naman talaga ng matte, pwede mo siyang i-blot tulad ng ginawa ko kanina. And tignan nyo, guys, yung lips ko ngayon. Ayan, matte na siyang tignan. Kapag nilagyan nyo na siya ng top coat, very moisturizing niya na sa lips na parang wala kang suot-suot. Magaan siya, guys. Very airy. Tsaka, di ba, yung sa pag nag-liquid lipstick ka, masyadong mabigat sa lips. Eto, hindi. Ayan, o. Madali ako nakakapagsalita. And transfer proof pa siya. O, di ba? Oh. Sobrang lightweight niya, guys, sa lips. Kaya ito yung pinaka perfect na liquid lipstick para sa akin. For my overall review para dito kay Kiko Milano, i-rate ko tong product na to na 9.5 over 10. Maganda talaga siya. And nakita niyo naman doon sa aking wear test, di ba? Na nag-i-stay talaga yung liquid lipstick. Ito lang yung liquid lipstick na nagamit ko na sobrang tagal niya talaga. Kahit kumain ka, uminom ka, nandun pa rin. Hindi katulad ng ibang liquid lipstick na parang nagpa-patchy-patchy na siya, naalis na siya sa middle part ng lips mo, tapos mabigat pa siya sa lips. And then kapag nagsaselta ka, diba, may parang, mayroon siyang, alam mo yun, may higpit effect siya sa lips. Ito, guys, wala. So, I highly recommend itong Kiko Milano na Unlimited Double Touch. Na-experience ko din sa kanya kung bakit nagva-viral to sa TikTok. At maraming nagre-rave dahil lagi siyang sold out sa kahit anong store and branch ni Kiko Milano. So, there you go, guys. At ayun yung aking review for the Unlimited Double Touch ng Kiko Milano. I hope nakatulong sa inyo itong video ko. And don't forget to click the subscribe button below and like this video. Meron din pala akong Instagram and TikTok account and you can also follow me there para ayun, let's be friends. And thank you so much, guys, for watching. See you on my next one. Bye! Bye!